Malakas na pag-ulan at hangin ang namerwisyo sa lalawigan ng Sorsogon kahapon. Nagdulot din ang naglalakihang alon sa mga dalampasigan ng Habagat, kaya ang mga mangisda hindi na lang muna pumalaot. Ipinwesto rin muna nila sa mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Matapos humupa ang baha, makapal at mabahong putik naman ang problema ngayon sa ilang barangay sa Bataan. Ang mga residente, kanya-kanyang linis sa kanilang mga bahay. Sa barangay San Jose, tumutulong na rin ang mga bata sa paglilinis. Hinuhukay po namin yung putik para mabawasan po dyan. Para may madaan ang putik. Sabi pa ng mga residente, madulas at mabigat ang putik sa kalsada, kaya hirap silang maglakad. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 39,000 pamilya na ang apektado ng pag-ulan sa probinsya. Nasa 187 bahay ang bahagyang nasira. Umabot na sa 81 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga istruktura. Ang lokal na pamahalaan namigay na ng relief goods sa mga bayan ng Hermosa, Bagak, Morong at Balanga City. Sa Occidental Mindoro, ilang tulay pa ang nasira. Ang talusungan Bridge 3 sa Abra de Ilog, pansamantalang isinara matapos masira ang suporta ng tulay dahil sa malakas na agos ng ilog. Nasira at bumigay din ng isang hanging footbridge sa bayan ng Magsaysay. May mga pamilya namang sinalanta sa bayan ng Mamburaw na mahagi na ng relief goods ang lokal na pamahalaan sa mga residente. Sa Ilocos Norte, bumagsak ang malaking puno ng kamatsili sa barangay hall ng Lawag City kagabi sa gitna ng malakas na ulan. Nabagsakan din ang bubong ng isang daycare center. Hindi naman ito gaanong nasira dahil sumabit ang puno sa kawad ng kuryente. Agad ring inayos ng lineman ng Ilocos Norte Electric Cooperative ang linya. Ang mga residente naman nagtulungan sa paglilinis at pagtanggal sa bumagsak na puno. Wala namang nasugatan sa insidente. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan ang Bontoc Mountain Province kahapon. Nagdulot ito ng pagbaha sa Claver Road sa poblasyon. Ang mga kanal, barado. Ang mga estudyante naman, na-stranded at nahirapang makauwi. Sa Ormoc City, dahil sa malakas na buhos ng ulan kagabi, ilang bahay ang pinasok ng tubig. Wala namang trahedyang na idulot ang pag-ulan sa lungsod. Cecil Villarosa, GMA News.